Mga Pops, naka-dual SIM ka ba ngayon o higit isa pa ang mobile number mo? Pwes dapat na yung iparehistro dahil pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang SIM Registration Act. Pero kailan ba yan effective? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Mga Pops, mapaluma o bago kailangan nyo nang i-register ang inyong SIM. Yan kasi ang unang batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang SIM Registration Act. Layo nitong matuntun at panagutin ang mga nasa likod ng text spams at scams. Gaya ni Nico na muntik nang mabiktima ng scam sa text. Linik ko yung link, na-weirdan ako kasi may ganun siyang process kasi usually wala naman. Very nagtiwala pa ako ng slight kasi nga kill post ganyan. Pagdating ko dun sa may andaming hinihingi. Sa ilan ko, ayon kay Senator Grace po na co-author nito, 180... Ito po ay kailangan i-publish muna sa official publication or gazette. Pag yan ay tuluyan na talagang naging batas, yung mga telco, kailangan na silang kumilos para iparehistro ang ating mga kababayan. Mga 6 months yun, di ba? Tapos, may extension pa na 120 days kung hindi ka nakapagparehistro. Dagdag pa ng senadora, hindi magiging hassle ang registration dahil online daw ito gagawin. Pwede rin mag-walk-in sa official stores at magdala ng government ID. Sa registration, kailangan ng ilang impormasyon, gaya ng pangalan, birthday at address ng user. Pero para sa privacy expert na si Jam, wala raw kasiguruhan na mawawala ang scam messages kahit may SIM card registration lo na. There is also the danger of parang leaking databases or subject to data breach na mga databases. Pero if you will really think about it, this policy will do nothing in terms of identifying saan ba nanggaling yung mga pangalan natin, yung information natin. Because there is nothing in the law, in the policy that will help solve that. Sabi naman ni Senator Poe, tangi mga telco lang ang dapat magsagawa ng registration. Kasi nga, pinag-iingatan natin yung inyong impormasyon. Kung napakaraming nakakakuha niyan, ay talagang mahihirapan tayong tuntunin kung sino nagkaroon ng data breach. Pinasasubmit din ni Poe ang mga telco ng verified list ng kanilang subscribers sa NTC. Only SIM card naman ang pwedeng irehistro kada tao. Ang mahalaga, legit ang pangalan at address ng holder nito. Kung minor naman, dapat i-register sa ilalim ng kanilang magulang o guardian. Ang mga lalabag, magmumulta ng 100,000 hanggang 4 million pesos. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.